Nicole and Chris. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sheena. Isang masugid na tambalanista. Habang sumusulat ako sa inyo, nakahiga sa tabi ko si Mama. Mahimbing na ang tulog niya, halata sa mahina niyang hilik. Dala na din siguro ng sobrang pagod. Kinuha niya kasi yung sahod niya sa trabahong pinapasukan niya. Malayo-layo sa amin pero araw-araw niyang binabike. Kung hindi nalilipasan ng gutom sa daan, hinihingal. Bago makatulog si Mama sa tabi ko, maramdamin ang naging usapan namin. Pasensya ka na anak ha. Naawa kasi sa'yo ako eh kasi hindi kita mapakain ng masasarap. Sambit niya habang ako ay yakap-yakap. Pansin ko ang luhang bahagyang gumuhit sa gilid ng kanyang mga mata. Parang may namuong kung ano sa lalamunan ko hanggang sa naiyak na din ako ng tuluyan. Alam ko kung bakit sobrang hagulgol ni Mama. Ang dami kasing kalta sa sweldong nakuha niya. Ang natira, katumbas na lang na isang haaraw na sahod sa kabila ng isang linggong pagkayod. May utang pa naman kaming 1,000 sa inuutangang tindahan. Pinoproblema namin ngayon kung pauutangin pa kaya kami kahit hindi kami makakabayad ng buo. I really wish I can do more to help Mama. Tingin ko nga, may sakit siya sa puso. Minsan nagigising siya sa gabi na mabigat ang dibdib at hinahabol ang paghinga. Hindi naman siya makapagpa-check up dahil wala kaming pera. Malungkot na si Mama lang ang nagtataguyod sa amin. Yung papa ko kasi namatay 10 days after I was born. Yung pangalawang asawa naman ni Mama, iniwan din kami matapos kaming ilubog sa utang. Na hanggang ngayon, binabayaran pa rin ni Mama. Naawa din ako sa sarili ko madalas. Bihira ako maka-attend ng online classes. Madalas kasi wala naman akong load para makapag-internet. Hindi ko na lang sinasabi kay Mama para makabawas intindihin niya. Mabuti na lang nanalo ako sa isang contest sa school namin. Ipinadala sa GCash yung prize. Nakabili ako ng load at naka-attend ng online classes ng ilang araw. Sana araw-araw may contest sa school. Hirap na hirap ako ngayon pero sa kabila ng lahat, pinipilit ko pa rin magpasalamat. Sabi nga nila, there's always something to be grateful for. Sa halip na malungkot dahil maraming kulang, nagpapasalamat ako sa lahat ng meron. I may not be able to buy everything that I want, but I am more than grateful for everything that I have. Number one, ang mama ko doon. She will always be my life's greatest blessing. Para sa mga kabataang nakikinig ngayon, be thankful if you have a complete family at healthy kayong lahat. Magpasalamat kayo kung may bahay kayong nasisilungan at nakakakain ng 3 beses sa isang araw. Be grateful kung nakaka-attend ka ng online classes every day. The things that you take for granted, pinapangarap lang yan ng mga katulad ko. Thank you, Nicole and Chris, for reading my story. Ang inyong tambalanista, Sheena.
Napakaganda naman ang perspective mo, Sheena. Totoo yun, no? Minsan ang happiness talaga ng isang tao will depend on how you see things. Correct. May mga tao na nagpapaligaya sa kanila, magkaroon na maraming pera, di ba? May mga tao na nakapagpapaligaya sa kanila, magkaroon na magarang bahay, makapag-travel kung saan-saan. Pero may mga taong simple lang ang perspektibo ng happiness. Di ba? Yung makita nilang nanay, yung nanay nila, di ba? Masigla ang family members, walang may sakit sa tahanan. Correct. And at kumpleto sila. Yes, at kumpleto sila. For them, absolute happiness na yun. Correct. Alam mo, ang ganda ng mga words ni Sheena dito sa kwento ng Mahiwagang Bornay. Gusto ko yung sinabi niya na sa halip na malungkot dahil maraming kulang, mm-mm, nagpapasalamat ako sa lahat ng meron. Yes. Diba? Napakagandang ganda perspective. Alam mo, tama si Porter sa sinabi niya na yan yung pwede maging source of happiness mo eh. Kapag ka marunong ka magpasalamat. Totoo yung yun. Thankful ka na, thankful ka kahit hindi masyadong marangya ang buhay. Mm-mm. At least may nanay ako. Tama. Nandito siya, nasa tabi ko, diba? Tsaka alam mo, Sheena, especially for people na mahal yung mga nanay at tatay nila, naniniwala talaga ako na kapag ka mahal mo yung magulang mo, hindi ka subail sa kanya, you do your best to, you know, give back. Yan, yung pagmamahal na ibinibigay nila sa'yo. Naniniwala ako may blessing dun eh. May blessing na dadating. Pansinin mo, partner, yung mga suwail suwail mong kakilala. Hindi ba't hanggang ngayon? Yung mga palasagot sa nanay at tatay. Hindi ba't parang wala na silang wala na silang direksyon? Hindi naman natin nila lahat. Pero tingnan na lang natin yung mga yung celebrities. For example, celebrities na very expressive sila sa kanilang pagmamahal sa mga magulang nila. For example, partner, Vice Ganda. 'Di ba? Wala siyang lagi niyang sinasabi kung gaano ka mahal niya yung nanay niya, 'di ba? Yes. So alam mo yun, ako naniniwala kasi talaga ako for those people na ine-express nila yung sobrang pagmamahal nila at ipinapakita nila yung sobrang pagmamahal nila sa kanilang mga magulang. May balik na maganda yun eh. 'Di ba? May balik na grasya yun. And correct me if I'm wrong because you know, hindi naman talaga ako maalam, 'di ba? I think merong nahalagay sa Bible about that. Na kapag you honor your father and your mother, meron siyang kaakibat na blessing. Actually, so ngayon, huwag kayong maniwala sa akin kung alam mo naman. Hindi naman kapanipaniwalang galing sa Bible kasi galing sa bibig ni Nicole. Okay lang naman din sa akin yon. Pero ang sinasabi ko lang, iba talaga kapag ka, may pagmamahal sa magulang, meron siya talagang balik na maganda sa'yo. Kaya for Sheena, hindi naman natatapos ang buhay ninyo sa ganyang nasa downside. Mm-hmm. Dadating din ang panahon na aangat ka. Dadating din, ang daming kwento na ganyan. Don't lose the faith and don't lose that gratitude dyan sa puso mo kasi yan yung magtatawid sa'yo. Correct. Hanggang sa makabili ka na ng sarili mong eroplano. Sarili mong continent na mapipili mo kung sino lang ang gusto mong tumira doon. Ganun ka na kayaman. 'Di ba? At hindi imposible 'yon, 'di ba? Imposible. Nangyayari naman talaga 'yan sa tunay na buhay. Yes. Alam mo, minsan nalulungkot lang tayo kasi nagkakaroon tayo ng comparison sa ibang tao. Correct. Eh. Saka naawa tayo sa sarili natin. Yes. Eh. Totoo naman 'yan. Normal 'yan. Totoo. Pag nakita natin yung halimbawa achievement ng isang ng kakilala natin, ng isang tao, at some point syempre, masaya tayo for them. Pero aminin natin, nalulungkot din tayo sa sarili natin kapag hindi natin naiwasan na i-compare yung achievement natin sa correct achievements nila. I lalong, think that's normal. Lalong-lalo na kung partner, parehas lang naman kayo ng kursong kinuha. Yes. Parehas kayo ng school. Alam mong mas matalino ka kesa sa kanya. Oh, oh. Diba? May mga ganun, i-compare mo. Correct. Pero bakit ganun yung buhay niya? Mas maayos. Mm. Diba? Parang wala siyang kahirap-hirap. Ganun. Pero akala mo lang din yun eh. Yes. Yan na naman tayo sa don't believe everything that you see on social media. Correct. Ayan na naman tayo. Kasi syempre, partner, hindi mo naman malalaman. Halimbawa, meron akong kakalala, partner. Sobrang grabe yung family life niya. As in, pag nakita mo on social media, it's almost as if, may problema pa ba tong pamilyang to? Travel here, there, everywhere. Ganyan. Tapos, nabibili lahat nabibili ng gusto. Yung whatever they want. Oo. Nakakakain kung kailan nila gusto. Ganun. Tapos, ang sasaya ng mga pictures talaga nila. Tapos, recently, nag-open up sa akin, partner, na talagang gusto niya na daw layasin yung mister niya. Nasabi ko, hindi ko makunit. Sabi ko, friend, wala naman judgment, ano? Kasi lagi ko naman sinasabi ito, don't believe everything that you see on social media. Sabi ko, pero
yung sinasabi mo ngayon ay napakalayo sa pictures that I see. Na nakikita ng lahat. Diba? Sa vlog, sa yes. latest vlog ninyo. Parang sobrang layo sa katotohanan, diba? So, kaya nanggagaling yung inggit na yan dun sa tama ka partner. Mm. Nakikita mo kasing ibang tao eh. Pero hindi mo rin alam yung kwento nila. Correct. Hindi mo rin alam kung ano yung laban nila. Yun yung ano sad truth mga kaibigan, no? Na... ang isip kasi natin na program na ano eh na magkaroon ng inggit sa ibang tao na merong achievements. Yep. 'Di ba na parang ang isip natin na program na kaila magiging masaya ka kapag alam mong naging mayaman ka. Magiging masaya ka kapag nakapag-travel ka sa ibang bansa. Yes, nakapagbibigay ng kaligayahan pero hindi mo alam may mga ano, again, may trade-off 'yun eh. Kung paano nakarating yung taong yun sa ibang bansa? Ganun din kalaki yung utang niya sa credit yes. card. Na hindi ganun, natin alam. Ganon din yung hindi siya makatulog sa gabi kasi totoo. Hindi swinipe niya lang pero hindi siya sure kung meron siyang pambayad. Pero diba? Tayo nakakakita, ang program sa isip natin, nakakainggit naman, buti pa siya. Oh, ganon yung thinking natin eh. Diba? Tsaka yung mga mayayaman, minsan buti pa siya mayaman, nabibili niya yung gusto niya. Again, ang trade-off nun, hindi natin alam. Baka aaring wala siyang time sa family correct. Niya. Hindi siya makatulog kasi stress na siya kung paano i-manage yung business. Alam mo, tama ka dyan, partner. Kung napanood niyo yung lumang film na ito, favorite, isa sa mga favorite ko tong film na ito, First Daughter, starring Katie Holmes. So, nasa ano siya eh, nasa Netflix na siya, partner. Tapos luma, parang 2004 or 2006. Mm-mm. Ang kwento dito, partner, anak siya ng presidente ng US. So, syempre, isipin mo, parang anytime, pwede siyang sumakay sa Air Force One, ganyan. Tapos, ang saya-saya yan, parang, di ba tayo, parang minsan, ang sarap ng feeling na, ay, may mga guard na nakaano sa atin, parang, wow, yayamanin. Di ba, parang, may mga guard na nakasunod. VIP. Correct, di ba? Pero, sa truly, Lee, talagang she... Doon sa part na yun ng movie, she was very miserable kasi wala siya nung freedom na meron yung normal na mamamayan. Huwag na tayong lumayo kasi pelikula yung partner, hindi yan tunay na buhay. Ang yung si Britney Spears, partner, isipin mo si Britney Spears, sobrang icon, diba? Talagang sobrang love ng lahat, sobrang fanatic tayo sa lahat. Iisipin mo parang, ano pa bang hihilingin ni Britney Spears? I mean, achieve niya yung Oh Baby Baby na everyone is singing it, lahat parte ng buhay na lahat ng tao, talagang everybody knows her. Pero nitong pandemic, nalaman natin, partner, na 13 years na pala siyang hindi free. Mm-hmm. Neto lang siya free. Alam mo ba, partner, yung parang latest post niya, sinabi niya na, it feels good to have my own ATM card, to drive, to buy scented candles. Alam isipin mo yun, no? Iisipin mo, Britney Spears yan. Ano ba naman, baka yung ATM mo kung ako si Britney Spears, 15,888 ang cards. Diba? Tapos, 10 million ang credit limit, diba? Pero siya pala, never niya nahawakan yung mga yun. May kwento pala behind it. Alam mo yun? Hindi natin alam. So, yung sinasabi ni partner kanina na inggit, na kaya nagiging miserable tayo. Oo, kasi nakikita natin yung inggit sa iba. Yan yung papatay sa atin. Yun yung shushutay sa atin ng maaga. Bex! Ayaw natin ma-shoot tayo mategi na maaga. And I super love the perspective of Sheena na, yes. na i-magnify niya kung ano ang meron siya kaysa yung kung ano yung wala. Ang ganda niyan, girl! Correct. I-apply po natin. Manapagandang lesson ng kwentong ito na gustong iwan sa atin ni Sheena. Ngayong umagang ito, kung medyo nalulungkot ka kasi feeling mo wala ka, huwag mong tingnan yung aspetong yun. Tama. Tingnan mo. Simulan mong tingnan kung ano yung meron ka. Correct. Marami yan. Hindi mabibilang sa daliri ng mga kamay at paa mo kung gaano karami ang magagandang biyaya na meron ka ngayon. And katulad nga nung sinabi ni Sheena, partner, totoo that the best things in life are free. Yes. 'Di ba? Yung health, yung good health, yung sinasabi niya, yung ganun. Tsaka yung message niya sa mga kabataan, partner, na do not take things for granted. Kasi yung tinitake mo for granted, pangarap lang naman katulad niya. So yung sinasabi niya, ang swerte niyo po nakakapag-online class po kayo. 'Di ba? Tapos tinatamad ka pa parang wala naman natututunan, sa totoo lang wala naman to. Wala naman tayong natutunan lahat, pero alam mo yun, ineffortan niya ng mga educators para makapag-produce ng ganyang klaseng mga module, ganyang klaseng mga online Camelotic part. Hindi ko alam kung ano tawag, Camelotic na lang. Module Camelotic. Anak, kunin mo na yung module Camelotic mo. Sa page 3, Camelotic. Makikita mo yung isang ikikemelotic natin. Ganun. So, alam mo yun. At sagutan mo na yung Kembelar dyan mamaya para na G na tayo.
Diba, yung mga, yung ganyang klase mga bagay that you take for granted for other people, isa pa lang blessing yung may load ka para makapag-online class. At dito mo, diba? Ano, dito mo rin talaga maiintindihan kung bakit nalulungkot yung mga magulang kapag nalalaman nila yung mga anak nila na yung nagbubulakbol at hindi nag-aaral lang mabuti. True! Kasi ako na mga, aminin natin, ikaw, hindi partner kasi ano ka, A student kayo. Ako na, at some point, naka-experience din ako ng parang, yun, nangupit ka sa nanay at tatay mo. Mm-hmm. Nasasabihin mo may ano, may babayaran ka pero wala naman talaga. Oo. And later on in life na-realize ko ano pala 'yung nakakakonsensya pala. Nakakakonsensya. Kasi kung ako, kunyari ako, sa'yo ginawa, 'di ba? Oo, nagpapaaral na ako. Alam kong hikahos ako. Correct. 'Di ba? Pinagkakawang ka pa. Oo, pinaghihirapan ko 'yung perang binibigay kong baon sa anak ko. Yung mga kanin na hindi mo kinain. Yung mga meriendang hindi mo nalasap para lamang makapag-aral. Tapos 'di ba, hindi ka mag-aaral nang mabuti. Sabihin diba? Mo, wala naman ako natututunan sa online correct, class, hindi diba? Ko nalang papasukan. Tapos sasabihin mo, mas mahal mo yung jowa mo kaysa sa nanay mo. Diba, doon mo talaga may intindihan kapag naging magulang ka na. Totoo yan. So, wag po nating i-take for granted yung nararamdaman ng mga magulang natin. True. Kapag tayo ay hindi gumagawa ng maganda. Correct. Kasi isa alang-alang po yung feelings ng mga nanay at tatay natin kasi nagpapakahirap talaga sila para sa atin. And again, isang reminder lang din for you, Sheena, your situation now, it will change. And agree. I hope when the time comes na naging marangyana yung buhay mo, hindi na pinaproblema ng nanay mo yung deduction sa salary niya. I hope when that time comes, magkita tayo para ilibre mo kami ng Samgyup. Yeah. Kung yung pa yung uso. Thank you, Sheena, for sharing your story with us. Napakaganda talaga. Thank you, Sheena. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na gusto mong i-share sa amin, malay mo, ma-feature dito sa radio and sa ating podcast, you may send your stories at mahiwagangburinaistorya@gmail.com. Kagaya ng sinabi ni partner, malay mo, kwento mo ng ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Gotta go, mga Kabisyo, ang inyong mga Feel Good DJs on this Feel Good Friday. Muli ako po si Nicole Ala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon!